Sumunod ang ikalimang selyo. Inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay nang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ubus lakas silang sumigaw, O Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. Binigyan na puting kasuutan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. Ang ikalimang selyo ay panahon sa 7 years tribulation kung saan sukdulan na ang pagpapatay sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus sa panahon na ito. Sila ang tribulational saints. Ang mga Kristiyano na tumanggap ng regalo ng kaligtasan ay na-rapture. Kaya after ng rapture, ang mga Hudyo at unbelievers lamang ang maiiwan. Sa panahon ng first 3.5 years, ipapadala ng Diyos ang 144,000 na Hudyo na mga ngaral ng salita ng Diyos tungkol kay Kristo. At yung mga tatanggap sa panahon na iyon ay mga tribulational Christians. Kaya sila ang tinutukoy dito, hindi yung mga na-rapture. Ang mga tribulational saints na ito ay nangihingi ng katarungan ng kanilang kaluluwa sa kanilang pagkamatay. Binigyan sila ng puti ng kasuutan ng bawat sa kanila at sinabing mag-antay lang ng konti hanggang mabuo daw ang bilang ng kanilang mga kapatid sa paglilingkod kay Kristo. Meaning they are Christians at pinag-aantay sila ng kaunting panahon. Well, ito ay posibleng mangyari 2 years before dumating ang ating Panginoong Jesus kasama ang kanyang iglesia sa last days of 7 years of tribulation. Kaya isa sa dahilan ng pagbabalik ng Panginoong Jesus dito sa lupa ay isang paghihiganti. Ang lahat ng tribulational saints prophecy tatalakayin natin sa part 8.